This is isang magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan ko. Narito ako muli para pag-usapan ngayon ang end of service benefits. Gaya nga lang sabi ko sa aking naunang video, lahat ng OFW dito sa Saudi Arabia ay mayroong end of service benefits. Maging skilled workers man o household worker, lahat tayo ay mayroong end of service benefits. Depende na lang sa haba ng kanyang pinagtrabaho at sa posisyon. Halimbawa, ang mga kasambahay o household worker, makakakuha lang ng end of service benefits kapag siya ay nagtrabaho ng 4 consecutive years. Sino ang hindi sakop o hindi kasali sa end of service benefits? Ang lahat ng manggagawa na wala pang 2 taon na nagtrabaho sa kumpanya. Alam niyo po ba na napakadali lang intindihin ng provision ng Saudi labor law tungkol sa end of service benefits? Napakadali lang din po ang pag-compute. Pero marami pa rin pong mga OFW ang nalilito. Kaya minabuti ko pong ipaliwanag sa inyo sa simpleng paraan. Para sa mga finished contract o nagtapos ng 2 hanggang 5 taon, ang computation ng end of service benefits ay 1/2 month gross salary per year. So ibig sabihin, kalahati ng isang buwang sahod mo sa loob ng 1 taon. So kung naka-2 taon ka, ibig sabihin ay meron kang 1 buwang sahod. Kung nakatapos ka naman ng 6 hanggang 9 taon, ang makukuha mo ay 1 buwang sahod sa loob ng 1 taon. So, kung nakatapos ka ng 9 years, ang makukuha mo ay 1 buwang sahod times 9. Kung nag-resign naman bago matapos ang 10 taong serbisyo, ang computation ng end of service benefits ay katulad ng computation ng finished contract. Alam ko po na marami pa rin po ang nalilito, kaya ibibigay ko na lang po sa inyo ang link ng End of Service Award Calculator ng Ministry of Labor. Ang ilalagay niyo po dito ay fixed term or indefinite. Kung fixed term po, yun ay kung merong eksaktong araw ng pagtatapos ng inyong kontrata. Dito naman po ay ang dahilan kung bakit natapos ang inyong kontrata. Pumili po kayo ng isa dito. Dito po ang ilalagay ninyo ay ang huling sahod na inyong natanggap. Dito naman ay ang bilang ng taon na inyong pinagtrabahuhan. Kung meron po kayong extension, ilagay nyo po kung ilang buwan at kung ilang days kung alam nyo. Ito po ay halimbawa lamang. Maiiba po ito depende sa sahod ninyo at sa tagal ng inyong pinagtrabahuhan. Dagdag kaalaman para sa mga OFW. Ayon sa Article 8 ng Saudi Labor Law, ay hindi maaaring bawasan ang computation ng end of service benefits. Kahit ano pang kontrata, kasunduan o agreement na mayroong sariling formula na pinapirmahan sa iyo o pinilit papirmahan sa iyo, ito po ay walang bisa. Dahil Saudi Labor Law lang ang dapat masunod. Maliban na lang kung ang kasunduan na ito ay pumapabor sa'yo o mas nakakabuti sa worker. Hanggang dito na lamang po at abangan nyo po ang aking mga susunod na video. Ako po si Melo Del Castro at marami pong salamat.